Lately I've been thinking way too much, not whether I'd even call this love. I'm always in my head, you're always on your phone. It never seems to feel right. No plane is in the sky, no help is on the way. I don't know what you want me to say. Can't take another year, can't take another day. Can't wait until it feels right. Hello guys, welcome to the new vlog. Alas 10 na ng gabi guys, at uwian na. So kagagaling ko lang sa work. It's been a long time. Ang last kong vlog, I think magwa 1 year ago na ang last na vlog ko. After Ramadan before, but now is magra-Ramadan na ulit, so magwa 1 year na siya. And ngayon guys, nandito ako naglalakad pauwi na galing sa work. Alas 10 na ng gabi ngayon dito sa Oman, and naglalakad ako guys kasi pupunta ako guys sa bago kong house. May bago akong house at I think mga 20 minutes away dito sa work ko. So dadaan tayo doon ngayon and check natin yung house. Kung ano itsura, ipapakita ko sa inyo house kasi naka 1 year na ako ng contract sa luma kong house. So tapos na yung kontrata ko doon. Gusto kong lumipat ng house para matry ko yung ibang place. And also, mas malapit siya dito sa work ko. So, lakad lang. So, makakatipid ako kasi maglalakad lang ako. Mga 20 minutes lang siguro. 20 or 15 minutes kung mabilis ka maglakad. Mga ganun lang. So, makakatipid ako. So, let's go! I will show you my new house! Finally, guys! We are now here at the overpass. Yan. So, tingnan nyo ang overpass nila. Wala siyang step guys. Tuwid lang siya ang kalsada. Tuwid lang yung akyatan niya. Pero ang layo ng iikutan mo kasi paikot siya. Yan, iikot ka bago ka makarating sa kabilang dulo. Ang haba ng naikutan mo. Itong part na to is siya ay Kurum. Malapit siya sa Shati Kurum. Itong lugar na ito is called Saruj. Al-Saruj. Meron siyang McDonald's here. Ayan, may pharmacy sa kabilang side. And sa kabilang part na yon may beach. So maganda tong place na to. Ito yung place ng work ko. So, ayan. Ayan yung highway sa baba. And sa other side, ayan. Ayan yung view. Pupunta ako sa kabilang kalsada. Let's go! Ayan na guys, nandito ako sa kabilang side. O, nasa kabilang side na ako ng kalsada. Ito guys, ang buhay ng OFW. Naglalakad ako pa uwi kasi malapit lang naman siya. And also, dadaanan natin yung house. So, ipapakita ko sa inyo yung bago kong nilipatan apartment. Dito na ako sa kabilang side. Let's go! Ayan na nga guys! Ito na yung place ng bago kong ito na yung place ng house na bago kong lilipatan. So, meron dyang, as you can see, McDonald's. Then, meron siyang Carrefour. Meron siyang mall, Centerpoint. So, malapit ako sa grocery at saka sa mall. Ang house ko dun sa building na yon sa kabilang side dun. So, let's go. Tawid tayo ng kalsada. Wala pang sasakyan. So, sa ngayon, medyo maganda itong lugar na to. Tuwid tayo. So, ayan na guys. Ito na yung building.
Yan yung building ng new house ko. Maganda sa place na to kasi along the highway lang siya. Ayan, yan mismo yung building. Then, ayun yung highway, kisa yung crossing. Yan yung highway, yung crossing. Papunta dun sa doon, yung way ng work ko. And, papunta sa kabilang side, magandang place. So, yan yung building. Yan yung building. See? Maganda lang yung maganda yung place niya. Show ko sa inyo, guys. Pasok na tayo, guys, sa loob. Hindi ko alam bakit madali mga entrance dito. Let's go. Pasok na tayo sa loob ng building. Meron siyang elevator. Sa first floor lang ako. So, try natin ang elevator. Or better mag hagdan na lang ako. First floor lang naman. So, isang floor lang naman siya. So, ito na. So, ito na yung floor ng house ko. So, medyo okay naman siya. Ayaw ko lang dito, medyo madilim. Pero, buksan natin. Ito na guys yung house. Ito yung pinto. Sara lang natin. Then, yan yung kabuuan ng house. Pagpasok mo, meron siyang door dito for the kitchen. Ito yung kitchen. Buksan natin ilaw. So, yan. Ito yung kitchen. Meron siyang lababo. Check natin yung tubig. Okay naman ang tubig. Ayan. Meron siya dito. Actually, pinapatanggal ko ito eh. Sabi ko, lagyan nila ng cabinet na ganito. Pero isa lang yung nilagay nilang cabinet. So, yan. Tapos ito, may mga babo dito. Meron siyang exhaust fan. Gumagana siya. Meron siyang window dito. Para lumabas ang amoy. Yan. Hindi ko alam. Tapos, dito sa side na to. So, ito yung room. Pinakasala siya. Kagandahan kasi ito yung pinakang sala. So, pinaka-sitting area. Kagandahan, meron siyang door. Meron siyang door. May sarili siyang lock. So, yan. Pwedeng paupahan siya. Pwedeng may tumira dito sa. Yan. Tapos may AC. Actually, AC, pinalagay ko siya. So, bago pa yung AC. Ayan. Meron siyang ceiling fan. Tapos may window siya dito. Ayan. Maganda yung view na yun. Hindi ko alam kung nakikita niyo yung view. Yung view doon, kasi yun yung highway sa taas ng bundok. It's me, hello! Ito yung pinakang sitting area. Yan, sitting area siya. Then, sa katabi ng sitting area, mayroon siyang bathroom. Yan. Ayan, may bathroom siya. Yan, ilaw. Exhaust fan, may heater, then ito yung tubig, dyan, surprise, then yan, may heater siya dyan, then yung shower, yan. Walang shower dito before, na-request ko lang siya nalagyan ng shower, kasi sa mama kasi dito yung toilet and shower siya dyan. So, dapat dun sa kabilang side nila nilagay. Pero, okay na din siya. Yan. May window. Yan. Then, on the other side,
may door dito. So ito yung isang room. So ito yung isa pang room. Ayan. May ceiling fan. And also meron siyang AC, bagong kapit siya. Tapos ito yung window. So dito sa room na to, maganda siya. Maganda ang view. Ayan. So ayan, kita mo yung view ng city. Ayan yung view ng city. Yeah. Yun sa taas ng bundok, Jebel Akdar yun, yung may kalsada na yun. Ayan. Maganda yung mountain, no? Maganda, maganda sa araw yung view na yan. Itong vacant lot, itong kabilang side. Sara natin siya. Tapos ito, ito yung, yan, may mga plug siya ng good, kompleto. Ito maganda, madami yung plug. Marami siya. Then, ito yung isa pang room. Ay, dalawang room yung magkatabi. Then, ito pa yung isang room. Ito bali yung magiging room ko. So, halos magkakasintaki lang sila lahat. As usual, meron siyang AC. May ceiling fan. Ito lang, may extend siya doon. Kasi meron siyang balcony. So, ito yung balcony niya. So, yan. Ito yung kabuuan ng room. Ito yung balcony. Yan, meron siyang balcony dito. So, tama-tama kasi meron akong pusa. Ayan pa rin yung view. May pusa kasi ako. So, lalagyan ko siya dito ng... Sa side na yan, lalagyan ko sila ng bahay dyan. Then, litter box dito. Bahay. Ayan. Ayan yung view. Hindi ko lang alam kung lulusot dito ang pusa. I think lulusot sila dito. Lalagyan ko na lang ang screen. Yan, okay. Yan pa rin yung view. May na sana maglagay ng copy dito eh. Copy. Yan. Yan. So, ito na yung magiging room ko. Yan, ganda siya. May glass. Maganda siya kasi meron siyang harang. Siguro dito malalagay yung bed. Yan. So, ito na guys. Mas may isa pang bathroom pala dito sa labas. Hindi ko alam kung baan din nilagay ng attached bathroom. Dapat dito nilagay nila dyan yung door papunta sa bathroom. Ito yung bathroom. May bathroom pa rin dito sa kabila. Ito. Copy natin yung lights. Ito yung bathroom. Meron siyang bathtub. Then shower. Yan, may exhaust fan, may bintana, may heater. Then this side na to, lagay ng washing machine. Tama-tama yung lagay ng washing machine siya. So, parang okay, kasi malinis yung toilet. So, parang bagong gawa yung kanilang mga toilets. See, yung bathtub, malinis, bago siya. Bago siya lahat. Then, mirror, hi, please subscribe. So, yun na guys. Ito na yung bago kong house dito sa Oman. So, ang tawag sa apartment dito guys is flat. So, isang po, mostly ganito. Two room and one salas. One sitting room. Ganito na. Mas malaki yung house ko before dun sa Alisang po. Saka mas mura siya. Kasi medyo sa loob siya nung part doon. Kita niyo yung mga window na yan. Sa loob siya niyan. Medyo malayo sa highway. So, I decided na lumipat na ako dito. Kasi, mas maganda, mas malapit. So, eto na guys. Kung tatanong niyo kung magkano itong house na to, bali, ang house na to is worth 210. So, yung conversion, I don't know kung magkano yung palitan ngayon. So, ang palitan ngayon, I think, is 140. So, times siya. 210 times 140. So, yun na yun. Ilalagay ko yung conversion dito. So, sa mga gustong maghanap ng house,
And gusto niya magtanong ng information kung paano magkuha ng mga leasing agreement, kung paano kayo makakuha ng kontrata, and ano mga kailangan niyo pag kukuha kayo ng apartment. So, comments lang kayo sa comments down below, then sasagutin ko yung mga tanungan niyo kung kaya ko sagutin. And pag nagustuhan niyo ang video nito, siyempre huwag niyo kalimutan mag-like, mag-share, and mag-subscribe. Bye!